This is gonna be the center of Andres Bonifacio Plaza. Ay, ito sana. Ito. Kayong save you pa. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Cause it's only you, nobody knew I put you first. Guys, ayan, may bago tayong update here dito sa party. Kung makikita nyo ngayon, this is very new and to my eyes. Ayan, hindi ko alam kung malalapa ko ng mga kaklasik ko, which is ito yung tambayan namin dati, McDo to dati, tapos parang may mga siya, kung baga may mga, basta dito, tambayan to dito dati, inuman pa nga doon sa likod eh. Pero, ang laki ng changes guys, ito yung pagbabago na nakita ko ngayon, na parang iba talaga. Because this is gonna be in Bonifacio Plaza, Andres Bonifacio Plaza siya ngayon guys, which is yung pinakauna natin. Presidente dito sa Pilipinas. Iikutin natin to guys. Try nating ikutin para makita nyo talaga kung gaano gaano kalaki ang pinagbago nito. Then in the other side, we have the underway side. It's a parking area. Hindi ko makikita nyo. May parking area sa ilalim. This is gonna be the center of Andres Bonifacio Plaza. Kung makikita nyo. Malaki siya guys kasi pag inakyat mo siya patungo doon sa dulo, meron kang other way. So it's very near in the Plaza Rizal at saka Kapasigan. So yung mga katropa pits ko na taga San Chamel, ayan, kung maalala nyo pa, ito yung McDo I think dati dito. So yung corner as usual, ayan, may mga ano, may mga motor. So mga may nag-exercise, alam nyo, perfect place siya guys eh, for ano, for you want to exercise or rest here, perfect place siya kasi medyo ano, medyo malina, maano siya, matahimik na lugar, saka yung daanan. Ayan, shout out din pala dun sa mga ano, parating nagpapaalala sa akin na mag-ingat parati sa cellphone ko. Sige, hayaan nyo lang ako, nila yung cellphone ko. Luma naman yan eh. So this is gonna be part also of Andres Bonifacio Plaza. Hindi ako sa gitna naka ano guys ah. Hindi ko alam kung anong history nito. Baka pwede tayo magtanong nito. Sir, pwede magtanong? Taga dito kayo? Yan, katrabaho lang kami. Ah, ito sana. Itatanong ko lang, bakit naging Andres Bonifacio Plaza to? Eh, ano, ewan ko, dating yun lang ano, tri, yung dating may fountain niya, yung ano ba pangalan nito dati, sir? Parang Silio talaga to. Silio talaga to. Kasi nga dati naalala ko merong headquarters sa may banda dyan. Ah. Kasi naalala ko dati Toys McDo to dito tapos may mga bar at I think something. Tapos yung likod dyan, headquarter dati. Ah, headquarter yon. Salamat sir ah. Thank you. Sa inyo siya guys. Wala din silang alam. Kasi pareha nga kami hindi taga rito. So we have to turn around guys. Che-check na lang natin. So, malaki siya guys. Actually, nasa left side ako ngayon naglalakad. So, mamaya, i-check natin yung right side. So, ayan. Sobrang haba yung linya. Siguro once na may nag-ano dito. Nag-tawag nito. Sinirado kasi siya guys. Hindi mo din talaga siya mano kasi sinarado siya. Tingnan mo naman. No. So, kasi nga, dahil nga sa batas natin ngayon na pinatutupad, bawal yung dikit-dikit. Kailangan ng social distancing.
nakakasira ng ano, love life. Joke. Sayan siya. Yung pinaka stages nandun sa dulo. So hindi ko pa alam kung anong karugtong 'yan. Sayan, gaano kahaba 'yan? Grabe, congratulations Pasigenyo. Congratulations Pasigenyo. Doon siya oh, may fountain. So ang haba ng fountain hanggang doon. Iba talaga pag ano. Iba talaga si Bico Soto. Si Bico Soto ba na gano'n ito? So i-check din natin doon sa dolo. So bakit yung ilalim nito is naging parking area? Hindi ko din natanong sa kanila. So ayun, kung makikita nyo guys, madaming mga bulaklak dito. Ayun o. So, more on halaman sa bulaklak na nakaano sa paligid. Ah, okay. May security. Ate, pwede magtanong? Ano yung sa ilalim nito? Parking. Parking? So, at ito, tinatawag nila Andres Bonifacio dito sa Pasig. Ano nga to dito dati, ate? Sabi nila, kulungan daw. Bakit daw yung sa harap? Ah, kulungan to dati dito sa ilalim. Dati. Tapos, McDo sa harap. Ah, ito yung Pasig City Jail before? Ah, okay. So, yung mga fountain na yan, gumagalaw yan, ate? Hindi. Kailan lang ito nakasara? Hindi pwedeng pumasok kahit mag-ikot lang. Hindi talaga. May maikutan ba ako doon patungo doon sa kabila, ate? Pwede ka pumunta dito. Hindi, dito wala ba? Hindi ba ako pwedeng umikot pa ganun? Sige, pasok ka na lang. Tapos tawid na lang ako doon. Ay, sige. Salamat, ate, ha. Bait ni ate, guys. Salamat, ate, ha. Gumagawa kasi ako ng street content kasi ako. Oh, thank you, ate. So, ayan, strictly talaga guys, na bawal. So, kailangan talaga sundin. Takot si ate. So, ayan, sa kabila nito, sinirado kasi siya guys, as in, pinagbawalan din ako. Nakikian mo ako na sana makapasok tayo. Kasi hindi pwede. So, ayan, strictly for behatin. So, as usual, makikita nyo pa rin kahit may parking na sa ilalim. May naka-parking pa rin dito. Grabe, ang laki ng loan, guys. Tingnan mo naman, oh. Wait lang. So sayang hindi ko natanong kung ilang anong yung area nito. Anto the new era, just the new era. So malaki siya guys, kaso pagdating doon sa dolo, hindi ka pwedeng tumawid basa-basa. Kailangan mo pa rin magpaalam doon sa security. So ayun, swerte lang kasi bukas doon, tapos pinadaan niya ako. Kaya hindi na ako umikot ng sobrang layo. Then, ito na nga siya. Ayan. So naikot na natin tong buong plaza ni Andres Bonifacio. Ayan. Beep, beep, beep.
So nandito si Kuya, wait lang, may tanong. Kailan to nagawa tong plaza na to? Ano na yan? Siguro may mga 4 years na yan, 5 years. So si Eusebio pa yung nakaano? Si Eusebio pa. Ah, okay. Kay Eusebio pa. Kay Eusebio pa to. Project ka. Salamat po, sir. So ayun. Ha? Oo nga, no, sayang. Ang ganda nga sana eh. Ayaw nga magpa, ano, ayaw nga magpa pasok ng security doon. Pwede naman siguro buksan yan. Gawin lang yung social distancing lang talaga. So, ayun siya, guys. So, close yung Andres Bonifacio Plaza dahil nga doon sa ano natin, situation, pandemic. So, medyo strict ngayon security doon. Ayaw magpapasok din. But it's okay. Yun, gaya ng sabi ni Kuya, hindi na napapakinabangan yung ano, Andres Bonifacio Plaza. Pero ang ganda, guys, kung titingnan nyo. Super ganda. So, maybe, guys, we have to end our content for today. Ito na to. At saka, maraming salamat sa lahat ng ano, panonood. Saka, suporta. Ayan. Asa. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam, hindi ko alam kung kita nyo siya eh. Andres Bonifacio. November 30, 1863. Mayo 10, 1897. Actually, si Andres Bonifacio yung kinauna-unahan nating presidente dito sa Pilipinas. So, kahit grade 1, alam naman siguro to. Galing yun. Na-old talaga. So, see you by next vlog. And thank you so much for watching.